Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Umuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukwa sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong may taguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa, nakakamtam natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita.
sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng puon ay hindi nasisira. Ipinadarama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay na ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang. May pinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang palis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kaniya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kaniyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom
ay sa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat at purihin natin ang Poong Jesus Nazareno. Tunay nga po na ang mga pananalita ng ating Panginoong Jesus ay napakalalim at napakalaki ng hamon sa ating lahat mula sa ating Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Kabanata 10, mga talata 17 hanggang 27. At ang bahaging ito po ng ating Ebanghelyo, ng Gospel, ito po ay tungkol sa isang mayamang binata na lumapit kay Jesus upang magtanong kung anong dapat niyang gawin upang magmana siya ng buhay na walang hanggan. Ang tanong ng mayamang binata, isang tanong na maaaring tinatanong din natin sa ating sarili. Ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Makikita natin ang kanyang pagnanasa na makasiguro ng kanyang kaligtasan. Ngunit may isang bagay na pumipigil sa kanya. At ano po ito? Narinig po natin ang kanyang kayamanan. Sinabi ni Jesus sa kanya, alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang magdaraya, igalang mo ang iyong ama't ina. At sumagot po ang binata na tinutupad na niya ang mga ito mula pa sa kanyang pagkabata. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, may isa pa. Humayo ka. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamigay sa mga mahihirap at ikaw ay magkakaroon ng kayamanan sa langit. Pagkatapos nito, ang mayamang binata ay bumalik kay Jesus. Sabi ng ating Ebanghelyo, malungkot. Nalungkot ang mayamang binata at umalis ng malungkot sapagkat napakarami niyang kayamanan. Nakita po natin dito ang pangunahing hamon na ibinibigay ni Jesus sa bawat isa sa atin. Ang kahandaang isuko ang lahat para sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga kadiboto, tayo ba'y nakahandang isuko ang lahat para sa Diyos? Hindi po sapat na oo, sumusunod ka sa utos. Hinihingi rin po ng Diyos ang ating buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. At nagpatuloy po si Jesus at sinabi po niya sa kanyang alagad, napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito po'y ikinagulat ng mga alagad. Ngunit nililinaw po ni Jesus. Oh, nililinaw natin ha. Mas madali pang makaraan ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa makapasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. At nang marinig po ito ng mga alagad, nagtanong po sila kung gayon, sino daw maliligtas? Anong sagot ni Jesus, mga kapatid? Para sa mga tao, imposible ito. Ngunit sa Diyos, walang imposible. Sapagkat ang lahat ng bagay, posible kay Lord. Kaya mga kapatid, ano po ang pinapatungkol na ebanghelyong ito? Ito po ay tungkol sa ano ba ang nagiging hadlang sa ating ganap na pagsunod kay Jesus? Ang kayamanan po ay isa lamang. Maaring totoo, ang iba sa atin, nagiging hadlang ang kayamanan, ang karangyaan. Ngunit, minsan, ang nagiging hadlang ay kapangyarihan. Minsan po ay katanyagan. O kahit po yung anumang bagay na mas pinahahalagahan natin, yung mas mahalaga sa atin kaysa sa Diyos, yan yung mga hadlang. Yan ang ating iiwasan. Yung mga bagay na handa mong ipagpalit ang Diyos. Ang paanyaya po ni Jesus ay isang paanyaya po ng radikal na pagtitiwala at pagsupo sa Kanya.
Let us surrender everything to the Lord. Hindi naman tayo magsisisi. At alam naman natin na ang ating Panginoon, hinding-hindi magpapabaya. Ang kailangan lamang natin ay pagtitiwala at pagsuko. Sa buhay po natin mga kapatid, tinatawagan tayo ni Jesus na suriin ang ating mga puso at tanungin ang ating sarili. Ano ba ang mga bagay na humahadlang sa aking pagsunod sa Diyos? Minsan, sino ba ang mga taong humahadlang sa aking pagsunod sa Diyos? Handa ba akong isuko ang mga bagay na ito para lamang sa Diyos? Huwag nating kalimutan na bagaman mahirap po ang hamon sa atin ng Panginoon, tunay naman pong ang pangako ni Jesus ay mas higit pang mas mahalaga. Ang kayamanan po na hindi nasisira, ito ay ang buhay na walang hanggan. Sa wakas mga kapatid, alalahanin natin ang sinasabi nating Panginoong Jesus. Ang lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Sa ating sariling kakayahan, mga kapatid, oo, tayo po minsan lumalapit dito sa ating Panginoong Jesus. Ang iba, mayroong board exam, may bar exam, nag-a-apply ng trabaho, humihiling ng kagalingan sa iba't ibang sakit, iba't ibang karamdaman. Totoo naman, subalit mga kapatid, palagi natin tatandaan na sa ating sariling kakayahan, mahirap na maging tapat, mahirap na abutin ng ating gusto. Subalit, sa tulong ng Diyos, ang posible mga kapatid at mga kadiboto, ang posible, ang imposible, magiging posible. Hingin po natin ang grasya na mula sa Diyos upang may pamuhay natin ang kanyang kalooban at maging tunay tayong mga alagad ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya ating isasamo, mahal na Jesus Nazareno, maawa po kayo sa amin. Amen. Pagsitayo na po ang lahat. Mga kapatid kong minamahal, manalangin tayo ngayon sa ating Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan natin ang mga tukso ng kayamanan at kasiguraduhan. Ang ating tutugon, Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan at mga naghihirap ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo naway kanilang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga apuspalad kaysa sa sarili, manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang lahat ng tao naway matagpuan ang karunungan na unawain ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon, manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit, naway mabigyang kasiyahan at kalakasan at ang mga yumaon nating kamag-anak at kaibigan naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit, manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa kalukhaan sa Espiritu at sumunod sa halimbawa ni Kristo na naging dukha upang kami ay umunlad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
tinapay at alak na iyong kaloob upang ngunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayatan. Pagsitanuyo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan na iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Agustin ng Canterbury, na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Magsunod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Saka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan.
ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang humiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay, at pangarap mo ay makakamtan. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagabitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medallion na iwasan itong hagkan o dilaan, sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.